Sa lugar na ito, kilala mo ba siya? Purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin si Yahweh, purihin siya. Purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh. Kung kilala mo siya, kay daling magpuri. Kung kilala mo siya, kay sarap magpuri. Kung kilala mo siya, babaha ng papuri. Kilala mo ba siya? Purihin ang ngalan niya, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin siya, purihin siya. Kung kilala mo siya, kay daling magpuri. Kung kilala mo siya, kay sarap magpuri. Kung kilala mo siya, babaha ng pagpuri. Kilala mo ba siya? Purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin si Yahweh, purihin purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Purihin si Yahweh, 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 purihin si Yahweh.
purihin siya, purihin siya, purihin siya. Lahat ng nilalang sa katutubang at kapatagan, sa karagatan at sa dalampasigan, sa lungsod at lalawigan, sino ka man, saan ka man, mag-alay ng pagsamba sa ating Diyos. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroroon na ibigat ng lahat, purihin ang Diyos. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroroon na ibigat ng lahat, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kapuha.
Sa pagkakas.
kilala natin siya, babahan ang pamuri sa lugar.
Happy Sunday, everyone. Welcome po muli sa ating online worship service. Salamat sa Panginoon na muli na naman tayo na magkasama-sama ang manambahan sa Diyos sa linggong ito. Bagamat tayo ay nasa kanya-kanyang pamilya, sa ating tahanan, ay hindi tayo mapipigilan na sumamba sa Diyos sa araw na ito. Muli po sa lahat ng ating mga kapatiran na kasama natin ngayon, of course, si CTTP-SVC family here and abroad, CTTP Katuparan Church, all CTTP churches nationwide, at gayon din sa bawat isa po sa inyo na nanonood ng online service na ito. So let's take this opportunity again to worship God in spirit and in truth together sa pamagitan ng mga awitan at pakikinig ng kanyang mga salita. Sa oras po na ito, hingit po natin ang pagpapala ng Diyos sa gawain ito sa pamagitan ng isang panalangin. Let's pray. Hayaan mo, O Diyos, na lumapit kami sa iyong banal na trono sa oras na ito at hingin ang pagpapala para sa gawain ito. Sa bawat isa na gaganap, ay hayaan mo na ikaw ang sumama sa kanila. Kayo din, O Diyos, sa mga manunood, kasama namin sa oras na ito, dalangin ko rin ang iyong pagpapala ang sumagana sa bawat isa. You are not limited by time, you are not limited by distance, kaya your blessings ang ipagkaloob mo sa aming lahat sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time ay hayaan niyo po na pangunahan tayo sa mga awiting pagsamba ni na Sister Isabel Serrano at ni Brother Dave Moseros. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. May nais po akong i-share na verse. Sabi sa Psalms 40 verse 3, He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. So sa kabila po ng mga nangyayari ngayon, nawa po ay hindi tayo mapigilan na magpuri at sumamba sa Panginoon. Let us sing, praise a hallelujah. Hallelujah. Read everything inside of
As we sing this song, now ito yung maging manifestation ng love natin sa Panginoon. Let us express the overflow of our hearts. I love you, Lord.
Thank you.
salamat ka, Panginoon, ng aming papuri at pagsamba, O Diyos. Lord, hayaan mo, Lord, ng lahat ng papuri, Panginoon, at lahat ng mga awitin, Panginoon, ay nararapat lamang sa iyo, Diyos. Panginoon, tanggapin mo, Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat, ang aming pag-ibig at pagdakila sa iyo, Diyos. Dahil dapat-dapat ka, Panginoon. Sa iyo lamang, O Diyos, ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus. Good morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon sa panibagong Sunday na narito po tayo ngayon at naka-online tayo. Binabati natin ang lahat ng CTTP members na nanonood ngayon. Lahat ng friends and loved ones dito sa Pilipinas, even sa abroad. 8 Sundays na po ang preaching natin na ordinary but not ordinary. It's about core values ng CTTP Church. At 6 Sundays na rin na online tayo dahil sa lockdown. So sa mga first time viewers natin, we hope na ma-enjoy din nyo yung aming video and we hope and pray na maging blessing sa inyo ang video na ito. So generally, ang core values na ito ay ilan lamang sa mga katangian ng church na napakaganda na meron din tayong mga Christians. Ang CTTP core values ay binigyan natin ng acronym na Disciples. So dinidiscuss natin ito at siguro ay magandang reviewin ulit natin. So D for discipline. So tayo dapat ay disiplinado at kaya nating tanggapin ang corrections ng may pagpapakumbaba. So letter I ay integrity. Ang being at doing natin dapat ay consistent. Dapat ay tugma din ito sa kalooban ng Diyos sa atin. S for submission. Tayo dapat ay gumagalang at rumirespeto sa lahat ng authorities na nakakasakop sa atin. Ibig sabihin, lahat ng leaders, sa gobyerno man, sa trabaho man, sa church man, o sa family man. Letter C for commitment. Tayo dapat ay 100% committed kay Lord at 100% committed sa pagsiserve sa iba. And then, I for initiative. Tayo dapat ay nagpapasimula ng paggawa ng mabuti at supportive tayo sa mga mabubuting projects ng ating community. And then, letter P for partnership. Tayo dapat ay kaisa ng Diyos at ng Church sa paggawa ng layunin o purpose niya. And then, L for loyalty. Tayo dapat ay faithful kay Lord at kung saan tayo lumalago na church. Tayo dapat ay nakikiramay, dumadamay, nagdadamayan tayo sa hirap at ginhawa. And this time, ang pag-uusapan naman natin ay letter E. So ano kaya yon? Ito ay excellence. Ang Tagalog ng excellence ay kahusayan. Ito ang kahulugan ng salitang excellence sa amin. We serve a mighty and excellent God, so He expects quality and excellence from what we do. From cleaning sanctuary, to our worship, teaching and preaching the word. To do this, we have to be excellent ourselves in all aspects. Physically, kasama dito yung kalusugan at pagiging maayos sa ating kapaligiran o environment. Emotionally, kasama dito ang pagkakaroon ng matatag na puso, damdamin at mahusay sa pakikipag-ugnayan o relationships. Intellectually, kasama dito yung ating kaalaman at karunungan sa salita ng Diyos at discernment kung ano ang tama at nakakalugod sa Panginoon sa mundong ito. And most importantly, spiritually, kasama dito ang ating pananampalataya at kung papaano natin ipinapamuhay ito. We need to be excellent to be able to create an impact on people with whom we proclaim the message of salvation. Mediocrity in all areas of ministry is taboo at CTTP, meaning it's a no-no or unthinkable, malayo sa hinagap. After all, the excellence in service we give to God is what He truly and richly deserves. At ang main verse natin dito sa excellence ay Colossians 3.23. Basahin ko. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Sa Tagalog,
anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ang sumulat ng paalalang ito ay si Apostle Paul, na siya namang titingnan natin ang buhay niya later. So malinaw na ang gusto ng Diyos ay buong puso. Sabihin nyo nga, buong puso. Buong puso natin gawin ang lahat ng mga bagay. Ang ibig sabihin ng buong puso, hindi talaga pwede ang pwede na. Ang gusto ng Panginoon ay may kahusayan tayo sa lahat ng ating gagawin. So yun yung Tagalog. Excellence, kahusayan. Hindi naman nire-require ni Lord yung mga bagay na hindi natin kaya o wala tayo. Example, wala naman tayong talent na ganyan, so hindi naman i-require sa atin yan. Pero ang ibig sabihin nito ay kung ano ang meron tayo at kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay gagawin natin ang best natin at may kahusayan. Yun yung nire-require sa atin. At sana po ay magamit natin ang principles of excellence kahit sa ating kalagayan ngayong naka-lockdown tayong lahat. So marami tayong examples na makikita sa Bible kapag pinag-usapan ng excellence. Nandiyan na si Joseph the dreamer. Nagsimula siya sa pagiging dreamer lang, parang insensitive na anak at kapatid. And then later, naging prisoner siya sa Egypt. And then, naging katulong siya. Tapos, naging prisoner siya, ginalingan niya yung part na doon. At naging mabuti siyang interpreter ng mga dreams. And later on, dahil ginalingan niya o naging mahusay siya doon, naging governor siya ng Egypt na siyang nag-save naman sa bayan ng Israel. And then, syempre, si King David. Diba? Alam niyo na. And then, si King Solomon. Nakikita natin ang excellence sa buhay nila. Pero ang titingnan natin ngayon ay ang excellence sa buhay naman ni Apostle Paul. So, tingnan natin kung ano ang background ni Apostle Paul. So, siya ay isang Roman citizen, pero isang Benjamite or Jew. Ang Roman name niya ay Paul. Ang Hebrew name niya ay Saul. So, baka nalilito kayo dyan. So, dalawa ang pangalan niya. Minsan ay Saul, minsan ay Paul. So, hindi po pinalitan ang pangalan niya. Pareho pong ginagamit yan. So, ang birthplace niya ay Tarsus, pero nag-aral siya at lumaki sa Jerusalem. So, probably ay kaedad siya ni Peter. So, pinakilala ni Apostle Paul ang sarili niya bilang list of all the apostles sa 1 Corinthians 15:9. Dahil siguro nagsimula naman siya bilang enemy of the church noong una. Pero alam niyo ba, kahit na ganun siya, ang bigat ng background niya. Ito pa, isa siyang pariseo. Ibig sabihin ay nag-aral ng scriptures or law. Ang mentor niya ay ang famous Pharisee na si Gamaliel. So, mahusay talaga siya sa kautusan o sa law, so sa scriptures. Yun nga lang, ang kahusayan niya, si Paul ay number one persecutor ng Christianity kasi hindi siya naniniwala na dumating na ang Messiah. At si Jesus ang anak ng Diyos. So, kasama siya na nagpapurusa at nag-execute ng mga Christians noon. Naroon siya nung pinagbabato si Stephen, yung unang Christian martyr, hanggang siya ay mamatay. Sa Acts 9, doon lamang siya nakakilala sa Panginoon. Ito nga, matindi nga yung tagpo na ito. So, kinatagpo siya ng Panginoon sa street ng Damascus, na kung saan nakakita siya ng blinding light. Nabulag siya doon. Pagkatapos noon ay nakarinig siya ng isang tinig na sabi doon, "Saulo, Saulo, bakit mo ko pinipersecute o bakit mo ko inuusig?" Alam niyo, doon pa lang, kinilala niya na ang Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos. Kinilala niya na, "Panginoon, sino ka?" So, ganun ang respond niya agad. So, nabulag siya doon and miraculously, pagkatapos ng ilang araw, nagpadala ang Panginoong Jesus sa kanya ng magpapagaling sa kanya. Sa pamamagitan ni Ananias. So, pagkatapos nung makakita muli siya, miraculously, ay kinukup siya ng mga Christians doon sa Damascus hanggang siya ay makarecover. So, ang bilis ng kanyang recovery at yung paglago niya. Alam niyo ba, pagkatapos ng recovery niya,
nangaral na kagad siya na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. So maraming nagulat sa third around ng kanyang buhay. Natakot nga at nagduda ang mga apostles that time, pero dahil sa ipinakita niya na pagbabago at passion na mangaral ng kaligtasan, ay na-earn naman niya yung respect at tiwala ng mga apostles. So ano pa yung mga katangian niya o yung kanyang background? Siya ay naging magaling na writer. Siya ang nagsulat ng halos 2/3 ng buong New Testament. Siya ay magaling na nagdidebate at magaling siyang speaker. Physically, ang mata niya daw ay malabo at hindi kaaya-aya ang kanyang appearance. Emotionally, hindi perfect si Paul. Ang weakness niya ay anger and pride. By personality kasi, siya ay choleric, melancholic, or dominant, cautious sa mga familiar dito. So, sabihin nun, siya ay highly goal-oriented, na kahit minsan ay nakakasakit na siya ng damdamin, pero basta magawa lang ang goal, yan si Apostle Paul. So, si Paul ay very strict. Ayun kasi yung kanyang training sa pagiging pariseo. Kaya noong siya ay nakakilala sa Panginoon, strict din siya sa kanyang mga pagtuturo, sa kanyang pagpapaalaala, sa kanyang pag-encourage at pagsaway sa mga Christians na inaalagaan ni noon. May instance nga na nagtalo si Paul at si Barnabas dahil sa pagiging strict ni Paul. Kasi that time, sila ay missionary partners. So, yung unang missionary journey nila, itong si Barnabas ay may pamangkin, si John Mark. Isinama ni Barnabas si John Mark. So, siguro dahil mini-mentor niya ito. So, during the first missionary journey sa kalagitnaan, itong si John Mark ay umuwi. Walang kadahilan, hindi niya tinapos ang missionary journey. So, dumating na yung second missionary journey ni Paul and Barnabas. So, this time, gusto ulit isama ni Barnabas itong si John Mark. Pero alam niyo ba, ayaw ni Paul. Alam niyo kung bakit? Kasi, siguro iniisip na, mangiiwan to. Ayoko ng ganitong tao. Isterik ako, kailangan tapusin ng goal. Ayoko nang hindi natapos ang goal. So, sa madaling salita po, nagkahiwalay po si Barnabas at si Paul. So, si Barnabas, isinama niya pa rin yung kanyang pamangkin na si John Mark. Si Paul naman ay naghanap ng ibang makakasama at nakasama niya naman ngayon si Silas o si Silas. So, eventually, later on, ay na-prove naman na nagkamali si Paul ng judgment kay John Mark. Naging faithful naman si John Mark at hindi na siya nang iwan. Alam niyo ba, sa bandong huli, tinawag si John Mark na Mark the Evangelist. At alam niyo ba ang nagawa na pa ni John Mark? Siya ang sumulat ng Gospel of Mark. Amazing, no? Tapos later on naman sa mga epistles ni Paul ay kinomend naman niya o pinasalamatan naman niya si Mark dahil masipag itong kasama sa ministry. Pero alam niyo, dahil sa gawa ng Holy Spirit sa buhay ni Paul, kahit siya ay hindi perfect at kahit siya ay strict at goal-oriented, alam niyo ba, naging people-oriented din siya at naging mapagmahal sa mga tao. Kaya naman minahal din siya ng mga churches, especially ng Philippian church na banggit yan ni Sister Leia nung siya ay nag-preach. So ngayon, tingnan na natin ang excellence sa buhay ni Paul. Ano ang katangian ni Paul? Bakit siya naging excellent o bakit naging mahusay siya? Simulan na po natin. Pag binasa po natin yung Acts, kung saan yung buhay ni Paul doon, pag sinubaybayan natin at lahat ng mga sinulat ng epistles sa New Testament, ito po yung makikita natin. Number one, he was always wholehearted. Wholehearted. Kasama sa excellence ang paggawa ng buong puso. Narinig na naman natin yung buong puso. So kahit kailan, hindi siya naging lukewarm. Hindi siya naging matabang, hindi siya naging alanganin, hindi siya naging maligamgam yung kanyang paglilingkod. Siya ay nag-excel na persecutor ng Christianity noong hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Pero nung na-convert na siya o nakakilala na siya sa Panginoon,
ay nag-excel naman siya sa pakikipaglaban at pagtataguyod ng mabuting balita ng kaligtasan. Amazing, no? Amazing story talaga. Napakagandang gayahin na hindi tayo maging lukewarm sa pananampalataya at sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kahit may pagsubok man, may tendency kasi tayo na manghina spiritually kapag tayo ay may mga challenges na sa buhay. Example na lang ngayon, lockdown tayo, so hindi natin magawa yung normal nating ginagawa, yung paghahanap buhay, ministry, yung lahat. Hindi natin magawa. Mga challenges. May tendency tayo na manghina tayo spiritually kapag nadidisconnect tayo sa iba, sa mga kapatiran. O kaya, pag marami ng challenges, nadidisconnect tayo, may tendency tayo na manghina spiritually. Ang susi pala doon ay manatiling buong puso sa Panginoon. Sabihin nyo nga, buong puso. Alam na may mga kapatiran tayong buong puso pa rin na gumagawa ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Example na lang po si Brother Nelson Cancino sa kanyang pag-edit ng mga videos para sa live natin. Imagine niyo na lang, wala naman siyang allowance doon. Wala naman siyang tinanggap na any equipment para pang-edit niya. Pero ginagawa na yun lahat. Alam niyo, para sa Panginoon yun. At pag tinignan niyo ang kanyang kilos, ang kanyang sinasabi, masaya siya sa ginagawa niya dahil alam niya na si Lord ang nabibigyan niya ng glory. Kinocomment ko rin ang efforts ni Didot Padua sa paggawa niya ng magagandang graphics at write-up sa ating FB pages. Minsan nga, binati ko si Didot. Didot, may bumati ba sa'yo na ang gaganda ng mga FB posts natin sa CTTP Signal Village Church na page? At sabi niya, wala pa, Uncle. So sabi ko sa kanya, binabati kita. So, imagine mo yung dalawang taong ito ay talagang buong puso nilang ginagawa yung kanilang ministry, wholeheartedly nilang ginagawa. Independently to, mapagkakatiwalaan natin sila kasi ang gaganda ng ginagawa nila. So, they are examples of excellent people na wholeheartedly na ginagawa ang kanilang ministry para sa Panginoon. Reflection natin. Wholehearted ka ba? Hindi naman natin kailangang maging talented para maging wholehearted. Alam niyo, maging connected lang tayo lagi sa Panginoon at ready na magpagamit sa Kanya. Ganun lang naman ang kailangan natin gawin. Alam niyo, pwede ngang mga ministry ngayon para hindi tayo nagiging disconnected at wholehearted pa rin nating gawin. Yung pagpo-post ng mga verses, gaya ng ginagawa ni Aninyon. So, everyday, kahit hindi pa tayo lockdown, everyday, every morning, si Av ay nagpo-post ng mga verses na nakukuha niya sa kanyang pagbabasa araw-araw. So, pwedeng gawin nating ministry yan. Hindi mo alam na may nangangailangan pala ng encouragement at inspiration sa araw na ito. So, napakagandang pwede nang gawin ministry yan. So, let us maximize kung ano meron tayo, lalo na sa panahon ngayon, at gawin nating wholeheartedly para sa Panginoon. That is one way na tayo ay magiging excellent. Number two, na ginawa ni Paul, bakit siya naging excellent? He endured everything. He endured everything. Nalagpasan niya ang lahat. So, kasama sa excellence ang katatagan ng puso, ng kalooban. Kasama sa pagiging excellent ang pagkakaroon ng matatag na kalooban. Kasama sa kahusayan ang hindi pagsuko sa anumang bagay sa lahat ng panahon. Alam nyo, kabi-kabila ang opposition ni Paul that time. Gusto siyang patayin ng mga Jews kasi hindi siya napagkakatiwalaan, na iba kasi siya. Okay, yung mga kasama niyang Pharisees noon, gusto siyang pagtangkaan ng buhay. Gusto rin siyang patayin ng mga Romans kasi threat siya sa government. Pero hindi siya na natinag sa kanyang goal na i-share ang gospel at palaguin ang mga churches kasi yun ang pagkatawag ng Panginoon sa kanya. So nalagpasan niya ang lahat ng mga challenges at napagtagumpayan niya ang lahat ng ito, at yung goal niya ay nagawa niya at nag-excel siya doon hanggang sa dulo ng kanyang buhay. So sa atin, reflection, matibay ka ba?
Nag-aalala ka na ba kung malalagpasan natin ang challenges natin ngayon? Alam niyo mga kapatid, kaya nating malagpasan. Huwag lang tayong bibitaw sa ating pananampalataya. We can endure everything kagaya ni Paul. Nag-aalala ka ba kung saan kukunin ang iyong panggastos bukas o sa isang linggo? Ang susi ni Paul dyan, gawin lang natin ang kalooban ng Panginoon at siya bahala sa atin. Number 3, nakatangian ni Paul bakit siya naging excellent. He gave all the glory to God. Kasama sa excellence ang pagbabalik ng karangalan sa Panginoon. Yung lagi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Yung spotlight ibinibigay mo sa Panginoon. So hindi makakalimutan ibalik ni Paul ang glory sa lahat ng katugumpayan. Hindi siya kumukuha ng credit sa lahat ng pagpapagal niya, kundi binibigay niya ang lahat ng spotlight sa Panginoon. Pinakilala niya ang sarili niya, di ba? The least of all the apostles. Reflection. Binibigay mo ba ang lahat sa Panginoon? Nagiging mapagpasalamat ka ba sa Panginoon? Ang pagiging grateful ay hindi lang kapag marami tayong blessings. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5.18, give thanks in all circumstances. In everything, give thanks. Sa pagsubok man o tagumpay, bigay natin ang luwalhati sa Panginoon. Minsan, ang tendency natin, pag may tagumpay lang, saka tayo nagbibigay ng glory sa Panginoon. Pero sa pagsubok, kamusta naman tayo? Kung tayo man ay sagana sa panahong ito, let's give the glory to God. Huwag na tayong dumagdag sa mga nega. Kung tayo man ay kinakapos ngayon, ibigay din natin sa Panginoon ang ating pagtitiwala. Let's give the glory to God. Pang-apat, he was full of courage. Si Paul ay talagang sobrang tapang. Kasama sa excellence ang pagiging courageous o matapang. Hindi ito'y matapang na galit, ha? Ito nga yung pwedeng maging motto ni Paul sa Romans 1.16. Basahin ko. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So pinaglaban niya ang gospel sa harap ng mga authorities, kings, ng Romans and Jews, ng emperor ng Rome, even kay Peter at sa lahat ng mga believers, hindi niya kinompromise ang salita ng Diyos. He was full of courage. Reflection. Pinangahawakan mo ba ang pananampalataya mo sa Panginoon sa panahon ngayon? Pinaglalaban mo ba ang kabutihan at katuwiran sa panahong ito? Kapag dumating yung panahon na papipiliin ka between matuwid versus pangangailangan, ano ang pipiliin mo? Kapag ikaw ba ay nagigipit, kanino ka kumakapit? May joke nga yan, di ba? Kapag ikaw ay nagigipit, o kapag ang tao ay nagigipit, sa Egypt daw kumakapit. Pero, kanino ka nga ba kumakapit sa panahon ng kagipitan? Nagduduwag ka ba? Alam niyo mga kapatid, let us be courageous Christians today. Dapat kakitaan tayo na tayo yung matapang, tayo yung may pananalig, tayo ay nakakapit at nagtitiwala sa Panginoon. Tayo yung mga nagbibigay ng pag-asa sa mga tao ngayon. Pang-apat na katangian kung bakit si Paul ay excellent. Number 5. He emerged as an excellent leader. So sa mabilis na panahon, siya ay naka-recover. Diba? Galing sa persecutor, naging mangangaral siya kagad ng tungkol sa Panginoong Jesus. Siya ay naging magaling na leader. Hindi lang siya basta leader.
siya ay naging magaling na leader. So sa lahat ng epistles ay kitang-kita kung paano siya nag-lead sa kanyang mga inaalaga ang mga believers. Nagpasimula din siya ng mga churches, nag-plant siya ng mga churches, at tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan niya. Siguro kung merong Facebook noon, kung merong PM, kung merong text noon, siguro yun ang ginagawa niya. Katulad natin, siguro kung merong live na video, gagawin siguro niyan. Kasi yun yung ginugol niya, na makakilala at maalagaan yung lahat ng Kristiyano, lahat ng churches noon. Sa kanyang lahat ng mga sulat, sinusulatan niya noon, at binibisita niya hindi lang once. At actually, ang journey niya nga ay naka-three times siya na journey or missionary journey niya. And then, sa kanyang mga sulat, kahit hindi siya makakarating personally, ay nagsusulat talaga siya ng kanyang mensahe, ng kanyang encouragement, at kanyang yung pagsasaway, pag-rebuke sa churches noon. He led by example. Bilang reflection, ikaw ba ay magaling na leader at strategizer? Kasama sa excellence yan. Sa totoo lang, di ba, ang sabi nga natin, sa church motto natin ay, every member a minister. Every member is a leader. So, ang goal natin, tayong lahat, ay maging leader at maging strategizer. Hindi mo kailangang may talent ng leading. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa Panginoon at gagamitin ka ng Panginoon mightily. Sa ating family, nalilid mo ba ang buong pamilya mo sa pananampalataya sa Panginoon? Sa panahon ngayon, paano mo pinagkakasya ang resources mo? Paano ka nag-strategize? Paano ka mag-create ng income sa panahon ngayong ngayon, sa mabuting paraan? Siyempre, hindi pwedeng magnakaw ka, di ba? Paano ka nag-strategize? Nag-iisip ka ba na magnegosyo? Nag-iisip ka ba na maghanap ng anything pagkakakitaan mo, ng services na may offer mo sa iba para ikaw ay kumita at meron kang dagdag na panggasto sa iyong pangailangan sa ating lockdown ngayon? Kung ikaw ay may inaalaga ang grupo, kunwari na lang yung ating mga D groups, o kaya naman kami sa aming business, marami kaming inaalagaan ng mga tao, ikaw ba ay source of inspiration and hope nila? Nakakapagbigay ka ba ng pag-asa sa kanila? Nakakapag-ambag ka ba sa kanila? Or kahit man konti, kahit papano, ay nakakapagbigay ka ba sa kanila? Nakakatulong ka ba sa kanila? So napakahalaga po ng mag-exalt tayo sa ating leadership bilang mga Kristiyano. Number 6, si Paul, he was focused on what was really important. So, kasama sa excellence ang pagkaalam ng priorities. So, alam ni Paul na ang pera, ang kapangyarihan, security, even ang masaganang buhay ay secondary lang lahat. Ang pinakamahalaga pa rin sa kanya ay ang mapaglingkuran ng Diyos at mahibahagi ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa maraming tao. Reflection. Ano nga ba ang pinaka-importante sa iyo? Let us be reminded kung ano ang pinakamahalaga sa buhay na ito. Especially ngayon. Mag-focus tayo sa ating relasyon sa Panginoon at sa pagpapanalim at pagpapalago ng ating pananampalataya. Kasi sa totoo lang, at the end of the day, ang pinakamahalaga naman ay ang Panginoon at ang ating pananampalataya sa Kanya. Sana po ay matagpuan tayong naglilingkod sa Panginoon even sa mga panahong ito. Number 7, nakatangian at panghuli. He makes use of every opportunity to share the gospel. Ulitin ko po. He makes use of every opportunity to share the gospel. Kasama sa excellence ang pagpapahalaga sa oras. Saan ba natin ginagamit ang oras? Ito yung sa Acts 16:25-31, ito yung instance o yung storya ni Paul at ni Silas. Isang hating gabi, habang sila ay nakakulong, umaawit sila ng papuri sa Panginoon. Tapos ay nakalas ang pinto ng kulungan.
So akala ng bantay ay nakatakas sila. Siguro ang kapurusahan kapag nakatakas ang preso ay papatayin sila. So ang gagawin na ng bantay ay kikitilin niya na ang kanyang buhay. Kasi alam niya o akala niya nakatakas na si Paul and Silas. Pero hindi niya alam na naadult pala. So pinigilan ni Paul and Silas na magpakamatay itong bantay. At alam niyo, nagtanong yung bantay, paano ko makikilala ang Panginoong Jesus? So alam niyo, doon sinabi niya, anong gagawin ko para maligtas? So doon pa lang ay shinare na kagad ni Paul kung paano maliligtas ang bantay nito. Ang sabi ni Paul, manampalataya ka sa Diyos, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas. So kahit saan si Paul makarating, kahit sa kulungan pa, kahit ating gabi, kahit anong oras, wala siyang sinasayang na pagkakataon na binabahagi niya ang pag-ibig ng Panginoong Jesus sa lahat ng tao. So reflection po, saan nauubos ang oras mo ngayon? Baka puro FB lang, baka puro gaming lang online, o baka puro pag-iisip lang, ano ba ang kakainin namin bukas? Saan ba kami kukuha ng pambili ng pagkain namin bukas? Paano na yung trabaho ko? Baka puro ganun na lang ang nangyayari sa atin. Alam niyo mga kapatid, samantalahin natin ang opportunities na ito para magbahagi ng pag-asa at pag-ibig ni Kristo sa iba sa pamamagitan ng FB and text. Alam niyo, dahil ito lang ang meron tayo ngayon, lockdown tayo at ito lang yung communication natin ngayon, social media, text, call, video call, Zoom, kung ano pa man, samantalahin natin na kapag bigay tayo ng pag-asa, at alam naman natin ang totoong pag-asa ay ang magkaroon o makilala ng mga tao ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay at manampalataya din sila. At alam natin yung blessings ay mag-flow din sa kanila, gagabayan sila ng Panginoon at bibigyan sila ng totoong pag-asa sa buhay. O kaya naman pwede natin kunin ang prayer request nila at ipanalangin natin sila. Si Paul ay buong husay na nagbisyon ng 3 beses sa buhay niya. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Nanatili si Paul sa kanyang pangangaral hanggang sa kanyang kamatayan. Sa kanyang huling epistle sa 2 Timothy 4:6-8, sinulat ni Paul kay Timothy yung huling tagubilin niya sa buong church. At detail pa rin siya ng detail kung ano ang gagawin ng mga leaders ng church noon. Kahit alam niya nang malapit na ang kanyang kamatayan, nag-instruct pa rin siya kay Timothy ng mga detalye ng kanyang iiwanang ministry. Tayo ba ang ganon? Kapag tayo ay feeling alam na natin na mamatay tayo, yun pa rin ba ang may isip natin? Sa ating pagwawakas, pakinggan po natin ang ilang mga verses na sinulat pa ni Paul na nagsasabi na maging mahusay tayo sa lahat ng bahagi ng ating buhay, sa ating pananampalataya, sa ating kilos, sa ating gawa, sa ating isip, sa ating relationships, sa ating spiritual life, at sa lahat ng ito. So pakinggan po natin ang mga verses na ito. Ephesians 2:10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Romans 12:2, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." 2 Timothy 2:15, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth." Colossians 3:17, "And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." 1 Timothy 4:12, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity."
Titus 2:7-8. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. 2 Corinthians 8:7. But as you excel in everything, in faith, speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. Philippians 1:9-10. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ. 1 Thessalonians 3:12. And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you. Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Napakaganda po ng mga tagubilin na sinulat po ni Paul. At ito po ay salita ng Diyos sa atin. Dalangin ko pong magawa natin ang lahat ng ito, yung pagiging excellent natin sa lahat ng aspect ng ating buhay, at maipamuhay natin ito. Panalangin po tayo. Panginoon, salamat o Diyos sa inyong mga salita po, Panginoon, na aming narinig, Panginoon, ngayon sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil meron ka, Panginoon, na plano, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At hindi mo, Lord, plano, Panginoon, na maging mediocre kami, Panginoon, o basta-basta na lang, Panginoon. Gusto mo rin kami, Panginoon, na mag-excel, maging excellent, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon, bilang mga anak mo, Lord, bilang mga kusado, bilang church mo, Lord. Gusto mo kaming mag-excel, Panginoon, in all aspects of our lives, Panginoon. Whether sa aming pagsasalita, sa aming pag-iisip, sa aming pag-handle ng relationships, Panginoon, sa aming karunungan at kaalaman, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon. Even, Lord, sa aming spiritual life as a whole, Panginoon, nais mo kami, Lord, na mag-excel, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ito, Lord, yung kailangan namin, Panginoon, upang somehow, Lord, ay talagang ma-witness, Panginoon, ng mga tao yung kakaibahan, Panginoon, ng pagiging anak mo, Lord, ng pagiging Kristiyano, ng pagiging born again, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon, dahil alam namin na makakayanan namin, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, even in these times, Panginoon, hayaan mo, Lord, na mag-excel, Panginoon, kami in times like this, mga challenging times, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na kakitaan kami, Panginoon, ng katatagan ng loob, Panginoon. Kakitaan kami, Panginoon, ng pananalig, ng pagtitiwala, Panginoon, sa inyo. At hayaan mo, Lord, na makapag-contribute kami, Panginoon, ng hope sa mga tao, Panginoon, na nawawala na ng hope, Panginoon. Makapag-contribute kami, Panginoon, ng kasiyahan, Panginoon, at pag-asa, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nalulungkot na, Panginoon, at nawawala na, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na makakontribute kami, Panginoon. Kung ano man, Lord, ang pinagkatiwala mo, Panginoon, sa amin, kung ano lang meron kami, Panginoon, ay may contribute namin ito, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Somehow, Lord, ay makilala kanila sa kanilang mga buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, binabalik namin ang lahat ng iwalhati, Panginoon, sa inyo. Hayaan mo, Panginoon, na malagpasan namin ito, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, mga challenges namin ng may katagumpayan, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, binabalik namin ang lahat ng iwalhati, Panginoon, sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ngayon po ay makakarinig tayo ng isang special number na ihahandog po sa atin ng magkapatid na Eliza and Andre Malani. Maraming salamat po, Brother Norden, sa isang napakagandang mensahe sa umagang ito. Ngayon po ako at ang aking kapatid ay maghahandog ng isang awitin at ang sabi po dito, "Fear is just a liar, running out of bread." Alam ko po na marami sa atin ngayon ang nangangamba dahil sa kaaway na hindi natin nakikita. Ngunit tayo pong lahat ay tinubos na ng ating Panginoon sa anumang uri ng takot. Kaya naman po, let us use this opportunity na purihin siya at awitan siya. Samahan niyo po kami sa aming pag-awit ng Not Today by Hillsong United. Purihin po ang Diyos sa mensaheng niya sa ating lahat sa araw na ito. Tunay po na dakila at tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagagalak ang puso namin at nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan
na patuloy mong pinagkakaloob sa aming lahat. Maraming salamat sa technology na sa gitna ng ganitong sitwasyon at pagsubok, hindi ito naging hadlang upang hindi kasambahin at papurihan. Sa halip, lalong tumatag ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, sa sitwasyon ngayon na pinagdadaanan ng buong mundo, alam namin na mas makapangyarihan ka kisa sa super virus na ito, na kaya mong lipulin sa pangalan ni Jesus. Dalangin namin na ingatan mo ang bawat isang miyembro ng aming iglesia, ng aming pamilya. Bigyan mo po kami ng kagalakan sa aming puso sa halip na mag-alala. Patatagin mo ang aming pananampalataya na ikaw lang ang may kaya magpagaling sa super virus na ito. Kaya Panginoon, sa oras na ito, sa iyo namin pinagkakatiwala ng buong may pananalig ang lahat ng nangyayari sa buong mundo. Ingatan mo po ang lahat ng mga namumuno sa aming bansa, ang mga frontliner na ginagamit mo. Bigyan mo po sila ng sapat na karunungan, kalakasan, upang mapaglamanan ang super virus na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. That ends up po our worship service for today. And I'm sure po tayo pong lahat ay napagpala sa ating pong napakinggan at sa ating pong mga awitin. Kaunting paalala lang po para po sa ating lahat, sa ating pong mga tithes and offering, we can deposit it directly sa Christ of the Philippines Signal Village Church Inc. official BDO account. Ang details po ay makita po natin sa ating pong Facebook page. And during this time po ay nais po nating ipanawagan or i-encourage ang bawat isa po to really extend help during this time sa lahat po ng nais pong tumulong para po sa ating po mga kapatiran na nangangailangan po during this time. We can directly deposit our donation, our cash donation sa ating pong account, and let us just send the message sa ating pong office if we deposit a certain amount so that we can know kung saan po ito dapat ilaan. And of course, patuloy po natin nire-remind ang bawat isa to stay at home and really pray for our nation and for the whole world para po talagang ang COVID-19 na po ito ay magkaroon na po ng end, no? And let us take this time to really experience how God will move sa ating pong mga buhay. Kaya po, join us again next Sunday para po sa panibagong ating pong worship service. God bless everyone!